Welcome to Donmar TV News Channel. Kasama si House Majority Leader Martin Romualdez na ikot at namahagi rin ng tulong si dating Senator Ferdinand Bongbong sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. 2 million pesos financial assistance at 2.5 million pesos worth of relief goods ang ibinigay niya sa kanyang pagbisita sa Southern Leyte. 2 million pesos financial assistance at 5 million pesos ang halaga ng relief goods ang kanyang ibinigay sa Butuan City. 2 million pesos financial assistance naman sa Cebu Province. Kalakip ng 10 million pesos worth of relief goods at mga construction materials at sako-sakong bigas. Ang katambal niyang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nagpadala ng higit 100 doktor, social workers at rescue personnel sa Bohol upang makatulong sa pagresponde sa mga biktima ng bagyong Odette. Tone-tonela ng food packs at supplies rin ang kanyang ipinadala sa Cebu. So ibig sabihin po pala, Senator Bongbong, bago pa tumama ang epekto ng bagyong Odette, ay naghahanda na po kayo sa pagtulong. Pero nabanggit po namin kanina, ano ha, may panawagan doon si Senador Manny Pacquiao. Mukhang ano, nagkasundo pa kayo ng Senador Manny Pacquiao na una, wala muna tayong politika, tumulong muna tayo sa mga naapektuhan po ng bagyong Odette, Senator? Well, siyempre, sang-ayon tayo doon sa panawagan ni Sen Manny. Tama naman talaga yun. Kaya ganun nga ang ginawa namin. Although hindi kami nag-uusap ni Sen Manny, eh, pare-pareho siguro yung aming ginagawa. Kaya, kasi kasi naman sa akin, mula nung naging governor ako, sa unang gising ko sa bawat umaga, tinitingnan ko yung weather. Opo. Kasi siyempre, agricultural community kami doon. Eh, yung gawain yan, hindi ko na natigil. So everyday, tumitingin talaga ako sa weather. So malayo pa, 3-4 days away pa lang yung Odette, nakikita na namin may parating. Kaya nakapaghanda na kami at nakapagpadala na kami ng yun na nga yung forward yung pagpadala ng ano ng relief goods na mas malapit doon sa maapektuhan na area. So bago pa nanawagan si Sen Manny, nagpapadala na kami ng mga relief goods. Kaya tama yan. Kami nga may schedule kami ng Biyernes, Sabado, Linggo ni Inday Sara na mga sorti, mga political sorti. Eh nung parating yung bagyo, nakasunduan namin, sabi namin, wag na muna ito, ayusin muna natin itong problema ng mga nasa lanta sa bagyo. Opo. At saka yung mga nawalan ng bahay, yung nangangailangan ng pagkain, ng tubig at iba't ibang gamit. Opo. So alam niyo, ito na nga yung aming sinisigaw ni Inday Sara sa aming pag-iikot na talagang lahat ng krisis na hinarap ng ating bansa ay tayo ay nakarao sa kahit na anong klaseng sakuna dahil tayo ay nagkakaisa. Yan ang ugali ng Pilipino. Kaya yan ang aming panawagan ng pagkakaisa. Eh, nakikita ngayon natin yung magandang ugali, yung magandang makabayanihan na ugali ng Pilipino. Opo. Teka lang po, may schedule pa ho kayo ng mga relief operation? Sen? Tuloy pa rin. Kasi nung pagpunta nga namin, nagpunta kami ni Inday Sara, ang dala namin yung mga dating relief goods, yung Opo. Pagkain at lahat. Pero ang naging natutunan na namin sa ano pa sa Yolanda ay ang unang talagang pangangailangan ng tubig fresh drinking water para sa lahat. Ang mahirap kasi kung magdadala ka ng tubig, kakaunti lang ang magdadala, bigat-bigat ng tubig eh. Isasakay mo sa eroplano at saka sandali lang yan, ubos ka agad yan. Kaya ang hinahakot ko ngayon ay ang mga yung tinatawag na filtration system na small scale. Hindi yung malalaki para sa isang syudad. Yung maliliit lang para barabarangay. Baldi lang yun na linalagyan ng filtration system. Lagay mo kahit na hindi malinis na tubig, ang lalabas nun ay pwedeng inumin. Yun ang aming dinadala ngayon kasi yun ang pangangailangan ngayon. Hanggat bumalik ang kuryente sa mga iba't ibang lugar, ay hindi pa tayo makapag-guarantee ng communication, hindi tayo makapag-guarantee ng tubig, pati na yung nagiging problema, yung fuel. Opo. Yung krudo, yung gasolina, kerosene, lahat ng mga pangangailangan. Dahil kung simple lang sa Cebu, simple lang ang problema. Walang kuryente, walang bomba, hindi mahila yung... Totoo. So, na mas mabuti pa nga yung manual na ginagawa. Pero lalo na yung mga isla, lalo na yung mga malalayo na-isolate, ay hindi na makapasok ang magdadala ng mga petroleum products kagaya ng gasolina, krudo, kerosene, lahat ng gas, lahat ng pangangailangan. Opo. Yun ang susunod natin na titingnan kasi malapit na maubos ang supply doon. At kahit na magdala tayo ng maraming generator hanggat dumating yung kuryente, wala tayong fuel, hindi rin magagamit. Kaya yun ang susunod na ngayon. So inuna namin yung relief goods, yung immediate.
Tapos isusunod namin ngayon yung tubig, yung filtration systems. Tapos ang isusunod natin dyan is yung paano makapag-deliver ng fuel para kahit na may sasakyan, eh, mapaandar naman, magamit nila para sa mga relief operations. Opo. Pagka ho ba, for example, kasi ho kayo ang palaging nanguna sa survey, ano po? Eh, kung pala rin na kayo po ang maging pangulo, ano bang mga dapat na gawin natin sa ating bansa? Parang yung mga ganito dyan, ano? Yung mga kalamidad. O kalamidad, no? Kasi yearly naman ho talaga yung bagyo, eh, no? Parang ito eh, dapat eh, prepared na tayo. Ano bang nakikita nyo na mga dapat na isaayos? Just in case, ho, na... Kaya nga hindi natigil yung aming pag-kolekta, pagkuha ng itong mga relief goods na tinatawag. At lagi kaming meron dyan para mabilis mailabas. Okay. Mabilis namin maipadala kagad. Unfortunately, talaga naman sa Pilipinas, talaga unfortunately maasahan mo magkakaroon ng ganito eh. Kaya hindi na namin tinitigilan yung aming pagkolekta. Mabuti na lang at marami pa naman tayong kaibigan. At alam mo naman, ang ugali ng, kaya na sinasabi ko, yung ugali ng Pilipino ay magtutulong kaagad yan. Kaya nagpapasalamat kami sa mga donors na nagpadala ng tulong at nagpapasalamat kami sa lahat ng yung aming mga headquarters, yung campaign headquarters na nasa iba't ibang lugar sa bansa. Ay kinonvert muna namin, sabi ko mag-relief muna kayo. At kung sino man pwede mag-contribute. So walang tigil yan. Ang nakita namin, kasi yung lalo na sa Siargao, yung unang pasok niya, umabot ng 295 kilometers per hour. Masyadong napakalakas. Halos Yolanda na ang lakas eh. At yung nakikita nakita namin, pati yung evacuation centers ay nasira. Mm-hmm. Kaya kung makita mo yung mga tao nasa andun lang sa daan, nasa tabi lang ng kalsada, doon na sila naiwan. Kaya ito ay isang natutunan natin sa Yolanda. Ang ating mga evacuation centers rated yan up to 120 km per hour wind. Mm-hmm. Eh pinag-uusapan na natin halos 300 kilometers na per hour. Kaya kailangan kung ipapatayo natin yung mga bagong evacuation center ay kailangan na natin patibayin para kahit ganito kalakas na bagyo ay hindi naman masisira at meron palang may masisilungan ng ating mga evacuees. Na ipapadalang ganyan. Unfortunately, ito talaga ay naging resulta ng climate change, ng global warming na ating madalas napapag-usapan. At matagal nang sinasabi sa atin ng ating mga scientifico, ng ating mga expert na nagsasabi, ang mangyayari sa global warming, yung tinatawag na extreme weather patterns. Tama po. Kaya tinatawag nga yung Yolanda, baka yan na yung new normal, ganyan na yung mga bagyo. Ang sinasabi sa akin, nung nandun ako sa Surigao ni Governor Matuga, sabi nila, historically, the last time na magkaroon ng ganyang kalakas na bagyo sa Surigao was 1984. Mukhang napapadalas nga, that's supposed to be 100, tawag nila 100-year typhoon. Ibig sabihin, minsan lang, on average, minsan lang in 100 years, dumadating yan. Pero dahil nga sa climate change, dahil sa global warming, napapadalas ang bagyo at mas malakas ang mga bagyo. Kaya kailangan siguro paghandaan na talaga natin na lalong-lalo na sa mga nasa tabi ng tubig, na malapit sa tubig, at yung mga dadaanan, yung mga risk areas, ay paghandaan na natin na yung ating mga itatayo. Halimbawa, yung nasira ngayon, magtatayo tayo ng bago. Siguro naman dapat yung itatayo natin ng mga bago, especially pati mga government buildings, wasak lahat eh. Sira lahat eh. Maiyak-iyak ka pag nakita mo yung kondisyon ng mga tao eh. Talagang, kaya kailangan na natin paghandaan at asahan na natin na may darating pang ganyan. Patibayin na natin yung ating response at saka patibayin na natin yung mga evacuation centers, patibayin na natin yung mga yung mga communication lines, yung mga maghanda na tayo, maglagay na tayo ng mga relief goods dun sa mga laging dinadaanan ng bagyo. Mm-hmm. Kaya marami tayong kailangan gawin para salubungin itong problema ng climate change na ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Mm-hmm. Opo. So, teka lang po, may schedule pa ko kayo ng mga relief operation? Sen? Tuloy pa rin. Kasi nung pagpunta nga namin, nagpunta kami ni Inday Sara, ang dala namin yung mga ating relief goods, yung pagkain at pero ang naging natutunan na namin sa sa Yolanda ay ang unang talagang pangangailangan ng tubig na fresh drinking water para sa lahat. Ang mahirap kasi kung magdadala ka ng tubig, kakaunti lang ang madadala, bigat-bigat ng tubig eh. Isasakay mo sa eroplano at saka sandali lang yan, ubos ka agad yan.
Kaya't ang hinahakot ko ngayon ay ang mga yung tinatawag na filtration system na small scale. Hindi yung malalaki para sa isang syudad. Yung maliliit lang para barabarangay. Baldi lang yun na linalagyan ng filtration system. Lagay mo kahit na hindi malinis na tubig, ang lalabas nun ay pwedeng inumin. Yun ang aming dinadala ngayon kasi yun ang pangangailangan ngayon. Hanggat bumalik ang kuryente sa mga iba't ibang lugar, ay hindi pa tayo makapag-garanti ng communication, hindi tayo makapag-garanti ng tubig, pati na yung nagiging problema, yung fuel. Opo. Yung krudo, yung gasolina, kerosene, lahat ng mga pangangailangan. Dahil kung simple lang sa Cebu, simple lang ang problema. Walang kuryente, walang bomba, hindi mahila yung... Totoo. So, na mas mabuti pa nga yung manual na ginagawa. Pero lalo na yung mga isla, lalo na yung mga malalayo na-isolate, ay hindi na makapasok ang mga ang magdadala ng mga petroleum products kagaya ng gasolina, krudo, kerosene, lahat ng gas, lahat ng pangangailangan. Opo. Yun ang susunod natin na titingnan kasi malapit nang maubos ang supply doon. At kahit na magdala tayo ng maraming generator hangga't dumating yung